nandito nga ang nakakatuwa naman. Ewan ko lang kung di nyo pa siya pina-follow, ha? Si Kuya Jake is now in the house! Kuya kasama niya ba kami wife Taylor. Niya si Jessica? Ah, yes! They're hey, here! Jake hello. And Jessica! Kumusta hi, guys! Kumusta? Kumusta? Oh, galing, ano? Kaya naman. Hi, Jessica! Kumusta kayo? Hello po, Miss Tintin, Sir Julius. Hello, salamat, Jessica. Ha? Ano yan? Live sila ngayon? Live. Across time zones. Texas. In Texas. Texas, USA. Uh-oh. May I ask, what time is it now in Texas? Anong oras? Magtagalog pa. 3:42 a.m. po dito. Madaling araw na po. Grabe, isipin nyo naman, ha? Magandang madaling araw dyan sa inyo. Nagpakapuyat yung dalawa para sa atin, para sa inyo. Salamat, ha? Live tayo ngayon. Salamat po kami. O, papo, dapat Tagalog ang tanong mo. Sige, sige. Kuya Jake, kailan ka na punta ng Pilipinas? Yung unang-unang beses. Yung unang-una po, bali nung 2009 po. Mm-hmm. 2009, galing ka saan dyan? Sa Texas? Oh, bali sa Arizona po ako noon, pero Texas po kami ngayon. Pero dalawang taon po ako sa Pilipinas noon, bali 2009 hanggang 2011 po. Ano, bakit ka napunta ng Pilipinas? Bali, naging missionary po ako sa simbahan po namin. Kaya nagpunta po ako ng 2 years. Ay, galing. Ang napaka-fluent mo, ha, na magsalita ay ng Tagalog. Pero syempre, yung unang salta mo dito, hindi ka pa marunong? O nag-aral ka na talaga mag-Pilipino? Ay, hindi po. Di kahit pa? Isang salita po, hindi ako marunong noon. Dito ka na lang natuto. Talagang English lang po. Dito ka na lang natuto na naging missionary ka na. Opo. Ayun. Sa Pilipinas lang po ako natuto. Eh, paano mo nakilala ngayon si Jessica? Ay. Ayun, nagsakalab. Siguro po through mutual friend po. Siya po ang isang nanny ng isang kilala kong kaibigan sa simbahan. Uh-oh. Bali, pinakilala nila kami. And actually, missionary pa ako noon, kaya bawal pa makipag-date sa babae. Kaya pagkatapos, umuwi po ako, galing Pilipinas, umuwi ako sa US. Doon, nakausap po na siya sa Facebook, kaya nag-chat-chat lang kami, kunting ganyan. Tapos yun, the rest is history siguro. Ngayon, anong klaseng missionary ka? Sa anong klaseng religious order ba to? Anong klaseng relihiyon? Oh, sa isang Christian church lang po. Missionary lang po noon, pero ngayon hindi na po. Ah, okay. Opo, bali one time lang, 2 years mission lang po yan. Kinailangan mong mag-quit para mapangasawa mo si Jessica? Hindi po naman sa quit. Talagang 2 years lang po yung missionary. Tapos, pagkatapos yan, parang miyembro ka lang ng simbahan. Paano mo sinimulan yung pag-aaral ng Tagalog? Bali, syempre nasa Pilipinas po ako. And kahit talagang magaling mag-English yung mga Pilipino, gusto ko magtuto din ng language ng mga Pilipino para maintindihan ko din kung sa buhay nila, kung anong ginagawa nila. Para mas maintindihan ko yung kultura, ganyan. Mm-hmm. Siyempre, mas madali kung alam mo yung salita nila. Kaya nagtuto ako ng Tagalog. Mm-hmm. Ano yung unang-unang word na Filipino na yung natutunan? Okay. Yung pinakauna na alala ko is sumasayaw. Bakit? Ba't sumasayaw? Sumasayaw? Bakit? Hindi ko alam. Parang nakita ko isang video sa, hindi ko alam kung sa YouTube ba yan, pero sabi nila, sumasayaw ang babae. Ooh. And talagang naalala ko, hanggang ngayon naalala ko, yan yung pinakaunang salita na natuto ko. Baka naman kasi sexy yung babaeng sumasayaw. Ay, hindi naman po. O si Jessica naman, tanongin natin, ano yan ang impression mo kay Jake nung una siyang dumiskarte sa'yo? Iyon na. Nung unang dumiskarte, kasi po nagme-mission siya nun, and that time my boyfriend po ako, kaya parang wala lang, hindi ko siya pinapansin nun. Uh-huh. So, nung nag-start na siyang makipag-message sa akin, parang, sigurado ba to? Bakit ako? Ano nakita niya sa akin? Supposed to be, ang dami pang mas magaganda or mas pa sa akin na mga kakilala niya dati. So, parang kinabahan din, na parang may doubt din, bakit ako? Parang ganun. Mm-hmm. So, iniwan mo yung boyfriend mo para sa kanya, ganun? Hindi po. So, yung nangyari po nun, pakilala din po niya yung ex ko, Pilipino. Naging magkaibigan din sila for saglit lang. Tapos hanggang sa bumalik na si Jake sa US, syempre po siya yung missionary kasi na nag-convert sa akin sa church na yun. So, pag-change ko ng status ko into single, hindi ko po alam, nag-aabang pa.
Ay, nag-aabang na. Nag-aabang talaga. Lurking na siya, lurking. Lurking. Grabe naman yan. Naka-waitlist ka na pala. Po, yun po, nag-start na po siyang mag-message. Una, parang kamustahan lang po. Tapos yun na, parang the rest is just tama. Wala ba tayo pwede i-roll dyan ng mga video silang dalawa? Kasi alam nyo, kaya ko kayo nakilala, Jake. Dumaan kayo sa feed ko. Hindi ko na matandaan ko YouTube or Instagram or basta one of the social media. Ano. Tawang-tawa ako kasi naaalala ko yung video mo. Kaya na-curious ako, Was, yung unang salta mo dito, ang breakfast mo pa ay parang American breakfast. Ay, ganyan. Maya-maya kanin na yung kinakain mo. Mamaya nagkakamay ka na. Tapos maya-maya nakataas na yung paa mo. Tawa-tawa talaga. Kung paano ka naging Pilipino o Pinoy na Pinoy dahil kay Jessica. Yung marriage niyong dalawa, tuwang-tawa talaga ako doon. Diba? Sino namimili na content? Kasi nakakatawa eh, pag pinanood mo eh. Totoong-totoo. So, basically po, yung mga content po namin is mostly po kung ano yung ginagawa namin sa bahay. Yung talagang ginagawa namin. Hindi lang ginagawa namin content, kundi yan yung talagang ginagawa namin. In real life lang, parang reality. Reality, no? TV, parang gano'n. Oo, reality. Tapos po, parang una po naisip po namin, bakit gawin kayo nating video? Parang nakakatawa lang kasi naalala mo nung una pa tayong nag-date, ganito ka. Tapos after how many years na mag-asawa, wow, okay na siya. Ngayon, nagkakamay ka na. Nag-extra rice cup. Extra rice cup. So, sabi ko, gawin natin video. Surprise po kami, madami palang nakaka-relate and natutuwa. Pakala namin sa amin lang yan. Hindi, talaga sobrang nakakaaliw kayo. Pati may isa pa yung sa saksakan. Yung merong, ano ba yun, yung tinatanggal lahat ng saksakan bago lumabas ng bahay. Pinoy na Pinoy. Diba? Pinagawa kay Jake. So, kasi yun, every time lalabas po kami, check lahat, check lahat. Ito pala, nagmamanman lang siya lagi ng bawat galaw ko. And hindi namin namamalayan, pati siya, ginagawa natin. So parang, parang nasanay lang din ako, nasanay. At kasi sa una, syempre, nagulat ako, bakit hindi nakasaksak na yung toaster? Hindi ko magamit. Yan ang ginawa mo. Bakit hindi nakasaksak yung TV? Sabi ko. Yan pala. Talagang tinatanggal niya. Kaya naman Pinoy eh. Diba? Kasi nga naman baka mag-short circuit o baka masunog. Diba? Ano pang ibang mga napansin mo sa Filipino culture na kakaiba, unique sa mga Pinoy? Nalagustuhan mo din. Madami. Sa totoo lang, usually, especially sa asawa ko, Ilocana, tipid talaga siya. Hindi ko sasabihin kuripot. Sinabi mo na eh. Sinabi mo na. Ganun din yun. Matipid kasi kuripot. Kaya yung mga nakakita ko sa kanya is kung paano maging tipid. Kaya madami actually. And makakita mo din sa mga ibang videos namin kasi yun yung ginawa namin content. Kagaya ng mga plastic bag, talagang iniipon niya yung mga galing sa grocery para magamit sa basurahan. Ganyan. Tama. So yung mga maliliit na bagay na pang tipid tips yung sinasabi niya, yun yung nakakita ko sa kanya. And syempre, 11 years na kami mag-asawa, kaya pati ako, kasali na din ako doon. Aside from Jessica, why do you love the Philippines so much, Jake? Ay, madami po. Hindi ko mabilang yung mga dahilan. Top three na talagang that made you fell in love with the Philippines. Siguro, kasi nung unang pumunta ako sa Pilipinas noon, yung unang napansin ko is lahat ng mga tao masaya. Kahit mayaman o mahirap, simpleng buhay, masaya sila. Nakangiti lang sila habang nagtatrabaho. Yung mga nagbabenta ng prutas sa kalsada, masaya, nakangiti. And yun yung nakita ko yung ugali ng mga Pilipino is talagang masayahin sila. And yun yung pinakaunang nagustuhan ko. Yung pangalawa, siguro sasabihin ko, is yung pagiging maalaga. Talagang maalaga si Jessica. And yung mga Filipino, ganyan yung culture ng mga Filipino is maalaga sa pamilya. Yeah, and syempre, kaya ako na in love sa kanya. Kahit nung dating pa lang kami, okay, bago naging kami, maalaga siya. Like, okay, you know, pinapakain niya kami o pinapakita niya sa amin yung na talagang may pakialam siya sa amin. Bilang missionary noon. Kaya yun siguro yung pangalawa is talagang maalaga yung mga Filipino. Yun yung gusto ko yung sa ugali. And yung pangatlo para sa akin is mahalaga talaga ang pamilya.
ng family, like family first talaga sa mga Filipino. Talagang pag matanda na yung mga magulang, kayo na bahala sa kanila, 'di ba? Ganyan na. Hindi maiwasan. Oo, hindi maiwasan ganyan. Kaya 'yun talagang yung mga ugali ng mga Filipino is family and super loving, super basta natutuwa talaga ako sa nakita ko noon hanggang ngayon. Pusong Pinoy ka na talaga. Ano na, Pinoy na talaga si Jing. Pusong Pinoy na talaga ako. Yung itsura na lang siya, niya syempre iba, no? Pero yung spirit niya, yung puso niya is Pinoy. 100% Pinoy. Oh, correct. Wow, Jessica, ikaw naman po. Kasi kung baka kulangin tayo sa oras. Ano naman, ha? Ang nagpaibig sa iyo kay Jake. Why do you love Jake? Ba't mo mahal si Jake? Hindi ko po alam. Sabi nila nung una na mga Filipino daw, sorry po Sir Julius, sabi nila mga Filipino daw na lalaki mapagmahal ganyan. Pero based experience ko po naman, sa dinamin-damin ng naging boyfriend ko, si Jake lang yung hindi siya naghangad ng mas sa akin. Yung ano yung nakita niya sa akin nung una, minahal niya ako kung ano yun at tinanggap niya ako ng buo-buo. Hindi lang sa akin, but pati sa buong pamilya ko. Yun yung pinaka na nagustuhan ko sa kanya. Yun lang po. Okay, nice. Makatuwa naman. Uy guys, ayong promise nyo ha, na kapag pumunta kayo dito sa Pilipinas, pag uwi nyo ha, oo, mag-vlog tayo, ha? Yeah, message ko po si Sir Julius. Oo, like kami nag-uusap ni JK. O, invite nyo na yung mga viewers natin sa inyong TikTok at sa inyong mga socials. Opo. Una, gusto ko talaga magpasalamat sa mga fans namin ngayon kasi, balin, almost 2 years na kami nagiging ganito, content creator, ganyan. And talagang hindi kami makapaniwala yung support ng mga fans namin ngayon. And syempre, habang lumalaki yung mga channels namin, mas gusto namin gawa ng mga magandang content para sa kanila. Kaya meron kaming YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, and Kuya Jake sa lahat ng mga socials. Kaya madali lang siya hanapin. Madali lang. Kuya Jake lang po sa lahat. Yun. Thank you, Kuya Jake. Thank you, Kuya Jessica. Sobra kami natutuwa. Salamat sa oras. Thank you, ha. Na inilaan mo sa amin. Salamat. Thank you. Ito na lang. Last three, Papo. Mabilisan lang. Huwag ka mag-iisip, ha. Mabilisan lang, Jake. Alatito Boy Abunda. Tuyo o bagoong? Bilis. Bagoong. Mangga o puto? Mangga. Sorbetes. With bagoong. Mangga with bagoong, Papo. Sorbetes o kakanin? Sorbetes kakanin. O kakanin. alam na. Ayan. Thank you sa inyo. And congratulations sa tumataas na views at subscribers ninyo. Thank you. Thank you sa inyong dalawa. Thank you, Jake and Jessica. God bless you.